Grabe nga itong balita mga idol kay Kyrie Irving pati na rin sa Brooklyn Nets patungkol niya sa extension. Wala na nga daw pag-uusad mga idol, naging stagnant, wala nang progreso ang kontrang extension talks between kay Kyrie at sa Nets. Ibig sabihin tapos na siguro mga idol ang naging pag-uusap at walang naging magandang resulta. Siguro ang gusto ni Kyrie Irving mga idol ay max contract, 4 to 5 years. Pwede nga siyang ofera ng Brooklyn ng 5 year 245 million, largest contract in NBA history. Pero kagaya nung sinabi ng Brooklyn Nets mga idol nung nakaraan, ayaw nila bigyan ng long term deal itong si Kyrie. Pang short term lang sila dahil hindi nga rin sila sigurado mga idol sa future ni Kyrie. Baka mamaya hindi na naman maglaro dahil sa vaccine mandate, tapos hindi rin maglaro dahil sa mga personal reasons daw. Kaya nga ang hindi pagkakaintindihan ni Irving mga idol pati na rin ang team ng Brooklyn Nets ay nagresulta na ito nga daw si Kyrie Irving ay itetest ang free agent market. At dagdag pa nga rin ni Shams Aranya, ang Lakers, Knicks at Clippers ang mga teams na interesado na kunin nga siya mula from the Brooklyn Nets. Meron pa palang pag-asa mga idol ang team ng Lakers, diba't nabalita nga rin yung nakaraan na rumor na baka nga kunin talaga nila itong si Kyrie. At ngayon nga mga idol ay meron silang malaking tsansa na kunin itong si Kyrie Irving from the Nets. At kung ako nga mga idol ang team ng Los Angeles Lakers, iisipin ko muna ang pros and cons, ang maganda at pangit sa pagkuha nga dito kay Kyrie Irving. Maganda mga idol dahil makakakuha ka ng malupit na player. Arguably mga idol kapag healthy at naglalaro, top 10 player sa NBA. At championship tested na rin to mga idol, kaya ngang bumuhat ng team. Pero ang pangit na side naman mga idol sa pagkuha nga dito kay Kyrie Irving ay hindi mo nga alam at hindi mo sigurado kung maglalaro nga siya buong season. Andyan pa rin mga idol ang banta ng vaccine mandate at baka hindi nga siya palaruin. Tapos nung insidente pa nung nakaraan, out dahil sa personal reasons lamang. Wala ngang malinaw na binigay, ayaw niya lang maglaro kaya hindi siya naglaro. Kaya nga mga idol, dapat pag-isipan ng Lakers mabuti, maganda bang kuwanin itong si Kyrie Irving at isugal nga na naman ang kanilang next season or mag-stick na nga lang sila dito kay Russell Westbrook na for sure maasahan nila buong season na maglalaro at ibibigay ang kanyang 100%. Pero mga idol, kung kayo ang tatrongin, sino bang mas pipiliin nyo dito sa team ng Lakers? Ito bang si Kyrie Irving na for sure na malaking tulong at malaking upgrade kay Westbrook pero hindi sigurado kung maglalaro? Or eto ngang si Westbrook mga idol, hindi man ganun kagalingan kagaya neto ni Kyrie Irving ay sigurado namang laging nandyan para nga sa team ng Lakers. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At para na nga sa ating next balita mga idol, Dennis Schroeder ine-expect niya na umalis na naman dito sa team ng Houston Rockets. Free agent na kasi siya mga idol at hindi nga inaasahan na isa-sign back siya neto ngang team ng Rockets dahil nakafocus niya sila sa kanilang mga young player. Simula nga natanggihan mga idol, neto ni Dennis Schroeder ang malaking offer ng Lakers sa kanya ay parang nagkanda loko-loko na nga mga idol ang kanyang NBA career. Nag-bounce nga siya papunta sa Celtics, nag-bounce dito papunta sa team ng Rockets at ngayon ay isang free agent na hindi sigurado kung saan nga ang team siya maglalaro. Sinayang nga ni Schroeder mga idol ang 4 years, 80 million na sana, 20 million na sana mga idol every year. Kaso sa pag-iinarte nga mga idol, neto ni Dennis Schroeder, ang 20 million ay nauwi na nga lamang sa 5 million. Pero good luck pa nga rin sa kanya mga idol dito kay Schroeder, bata-bata pa naman ito, 28 years old pa lang. At kung mapapatunayan niya nga muli ang kanyang sarili sa NBA, ay baka mabigyan niya siya ng kanyang pangarap na kontrata na 4 years, 100 million. Pero anyways nga mga idol, para na nga sa ating panghuling balita ay patungkol sa pwedeng gawin ng team ng Golden State Warriors sa kanilang 28th pick ngayong taong ito. Binigyan ngang proposal mga idol ang team ng Golden State na magpapalakas nga daw sa kanilang team next season. Pwede nga daw nilang i-trade mga idol ang kanilang 28th pick isama si Jonathan Kuminga para kay PJ Washington at 45 pick na ito ngang team ng Charlotte Hornets. At actually mga idol, in fairness, maganda nga itong addition para nga sa team ng Golden State. Si PJ Washington kasi mga idol ay ang perfect center para nga sa small ball lineup. E alam naman natin ang Warriors mga idol ay mahilig nga sa small ball. Ito ngang si PJ Washington mga idol ay isang 6'7" na power forward slash center na magaling nga pagdating sa kanyang 3-pointer tapos sobrang nag-improve sa kanyang depensa. Sa 3-pointer mga idol, ang kanyang average percentage ay 36% last season, pareha sila ni Jordan Poole. So imagine niyo mga idol, another Jordan Poole, kaso ang kinaibahan mga idol ay mas matangkad at mas magaling sa depensa. Kaya parang panay positive nga ang ibibigay mga idol ni PJ Washington sa team ng Warriors.
At isa pa nga daw na pwedeng gawing trade mga idol netong ang Warriors ay sa pagkuha nga dito kay Jakob Pertel or bansagan na lang nating Diego mga idol para hindi mahirap. Pwede nga daw kunin ng Warriors ito mga idol dahil siya nga ay isang defensive center. Napaka-capable niya ngang rim protector mga idol kung saan nag-average nga siya last season ng 1.7 blocks per game at pang number 5 nga siya sa buong NBA. Kaso ang problema mga idol, si James Wiseman nga daw ang ipapalit. At kapag sa tingin ko mga idol, narinig ng front office na itong ang Warriors ang pangalan James Wiseman, hindi pa man alam kung ano ang sinasabi, ay siguradong tatanggi na agad sila. Kaya nga mga idol, maganda mang contribution itong si Jacob, ay siguradong malabo nga ito mangyari. Pero anyways mga idol, ano ba sa tingin nyo? Dapat ba mag-stick na lang ang team ng Golden State Warriors sa kanilang ang championship team na nanalo na ng championship or look to improve pa nga sila next season? Ano sa tingin nyo mga idol ang magandang move para sa Warriors? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!